Good evening, my friends. Welcome to my YouTube channel, The Wise Sensei. Sa gabing ito ay ang topic po natin ay financial planning for beginners. Gustong-gusto ko po itong title na to for beginners. Yung mga mas makaka-relate po dito yung mga aktivista, ano po. Kasi lalo na yung mga bagong exposed sa activism. Ang mga binabasa niyan, Marx for Beginners, Mao for Beginners, Lenin for Beginners, no? Anyway, ako po kasi aktivista nung araw nung ako'y estudyante pa. Pero iba na yung laban ngayon, no? Alright, so ginamit ko po yung website ng Sunlight. So, pwede nyo po akong sundan para mas madali po nating maintindihan. Ayan. Kung bakit Sunlight ay dahil yung Sunlight po yung nakatulong sa akin para maging financial advisor. Ito pong company nito ang siyang nagbigay sa akin ng opportunity para mamulat sa financial industry. Ano po. So, itong website na to ay napakaraming information kayong makukuha, pero dapat alam lang natin, tingnan, kung ano yung dapat, o kung ano muna yung dapat nating maunang buksan o maintindihan sa financial planning. Ano po. So, para sa akin, ay kailangan muna, importante na maintindihan to yung apat na to, yung getting started, moving up, preparing ahead, leaving a legacy, ano po. So ito, may kanya-kanyang goals and characteristics kasi ang mga ito, ano po, at may kanya-kanyang products din na sinasuggest si Sun Life, o may dinevelop si Sun Life na mga products, depende kung nasaan ka na bracket dito, no. Nung ako'y in-interview ng aking Sun Life advisor, nung ako'y nagsisimula pa lang, pumasok na po ako dito sa Living a Legacy, ano po. So, sige po. Umpisahan po natin itong getting started. At ika nga pala, yun nga pala, importante ito din, dagdag ko lang, kasi kahit po mga nakapag-aral na, kahit na matataas na po yung na-attain na education, karamihan po sa mga yan ay nai-intimidate kapag pinag-usapan na po yung about sa kapirahan, ano po. So, madali pong nakaka-intimidate kasi ang topic na ito. Para sa akin, ha, sorry doon sa, sana huwag kayong ma-open, pero si Sensei kasi ay totoo lang na magsalita. Sensei ay authentic na tao, ano po. Ako po ay na-intimidate kapag ang pinag-uusapan na ay investment, insurance, hangkat maaari iniiwasan ko po yun na pag-usapan o ma-quote ako into a discussion na ito ang pinag-uusapan. Bakit? Kasi hindi ko po naiintindihan eh. Na-intimidate ako doon sa mga kausap ko. Ayan. So anyway, ang mahalaga dito, maintindihan muna natin to. So simulan na natin, ano po. Getting started. Ano ba ito? So click natin siya. So sa getting started, sinasabi dito, nagbibuild pa lang tayo ng confidence natin and independence. Diretso na tayo dito sa goals niya. Yung mga goals ng nito, getting started na to, una, yung values, independence and idealism. Tapos, mas gusto nito yung mobile lifestyle. Nagsisave sila for travel, mga gadgets, at
nagigain, gusto nila mag-gain ng maraming experience. Yan po. Tapos, ang mga dreams ng mga ito ay magkaroon ng car, magkaroon ng sariling bahay, o magkaroon ng sariling kondo. At gusto rin nila makatulong sa kanilang mga magulang. Gayun din, gusto rin nila magkaroon ng mga bank deposits. Ano po. Tapos, nais din nila magkaroon ng savings at emergency fund and life insurance and investment. Ano po. So, ano yung mga dapat mong, kung nandito ka, ano yung mga dapat mong gawin? No? So, ito, create, insure, build, save and invest. No? Sundyan nyo na lang to kung interesado kayo. Ano po? Na palalimin to, palawigin ito nung pagkaintindi nyo dito. Anyway, gaya ko, nagsiself-study rin po ako. Kung talagang nais mong maintindihan yung financial industry, gusto mag-start dito, mag-take ka talaga ng time. Kasi yung mga nagtuturo sa atin, 40% lang ang pwede nilang ituro sa atin. Yung 60%, tayo na po yung mag-aaral nun. Self-study talaga. Ayun nga pala, sa bahagi na sa my right side, makikita nyo po yung mga tools and calculators. So, pwede nyo pong i-click ito, yung money for life planner, investment calculator, life insurance calculator, expense calculator. Self-assessment po ito online. Yung result nito, kayo lang po yung makakakita. Maliban na lang kung nais yung i-share sa kaibigan ninyo, no? Kaya sabi ko nga kanina, pag ito kasi pinag-usapan yung financial planning o discussion tungkol sa pera, kapirahan, eh, ang mga professionals po ay na-intimidate yan. Ano po? Mostly nakakilala ko po, wala po silang plano talaga sa investment, sa mga pera nila, ano po. So, kumikita lang sila, tapos in-spend nila, yan. So, yan po. Wala po makakaalam ng sagot nyo, kundi kayo lang, pwede nyo po yan i-explore, ano po. So, moving ahead. So, tapos na tayo dito sa getting started. Ang sumunod dito, ito namang moving up, ano po. Magkakasunod siya, actually. Sa moving up, ito naman, prioritizing family above all. Punta tayo dun sa kanyang goals and characteristics. So, kapag naandito ka na sa area na to, mas importante sa'yo yung pamilya mo. Binibigyan mo ng sila ng mas malaking panahon at importansya kaysa sa isa yung sarili at sa iba pang mga pagkakagastusan mo. Tapos, nagpiprepare ka na rin dito para sa mga education ng iyong mga anak, no? Tapos, yun, nagbumibili ka na rin ng bahay, at syempre, gusto mo rin ng magbakasyon kasama yung buong pamilya mo. Tapos, must provide for the present while covering for the future. So, nagpo-provide ka sa kasalukuyan, pinoprovide mo yung kailangan ng pamilya mo, tapos, inaayos mo rin yung future ninyo, future ng pamilya mo. Tapos ito, kailangan niya rin ng life insurance at mga investment portfolio na ano. What to do when moving up? So ito, nakalagay dito. Pwede nyo rin pong aralin yan. Alright? So, nakadalawa na tayo. Sumunod po, itong preparing ahead. Ano naman siya? Baka naandito ka, no? Preparing ahead, so makikita nyo sa picture pa lang, more on nakapokus ka na sa health and wealth mo dito eh. So, importante sa'yo na meron na maayos yung kalusugan mo. At meron ka na rin na naipon, no? Meron ka ng dapat savings o mga passive income dito, no? O inaayos mo na yon yung mga passive income mo at as conscious ka sa health. So, tingnan natin yung mga goals and characteristics niya. Ganon din doon sa kadidiscuss lang natin dito sa
sa area na sa bracket na to, preparing ahead ay mahal, may importante rin sa iyo yung pamilya mo, mahalaga rin yung family mo. Same din preparing for funds education, house purchase, family vacation. Ganun din, nagpo-provide ka sa present ng mga expenses mo, tapos inaayos mo rin yung future ninyo, no? Tapos, yun nga, mas tutok tayo dito sa conscious tayo sa pagiging healthy natin. Ayan, tapos, hanggat maaari, wala tayong injury, wala tayong sakit, no? So, ano na tayo dyan, medyo conscious tayo sa ating kalusugan, no? Tapos, yan, same din, kailangan natin ng life insurance and investment portfolio. Yan yung mga goal natin, no? Dito sa preparing ahead. And then, lastly, itong leaving a legacy, no? Ito yung ensuring lasting golden years, no? Ano yung mga goals and characteristics niya, no? So, una, enjoying their golden years, reinventing self with new hobbies and interests, no? Strives for security of finances, start state planning for smooth transfer of wealth, spend more time with loved ones. Yan po. So, ito, naka-establish ka na dito eh, sa puntong to, no? So, ang iniisip mo na lang, yung pag-retire mo, magkano yung pera na naipon mo, o yung mga passive income mo. When you say passive income, hindi ka na nagtatrabaho, pero kumikita ka pa rin. So, isa doon, yung pension, no? Kaya lang, yung pension natin sa government, halimbawa, o kaya sa private, kukumpitin mo na dapat ngayon, kinukumpute mo na kung yun ba ay sasapat, no, pag-retire mo, no, ayan po. Isa yun sa mga halimbawa na masasabi kong passive income. So, dapat dito, yung mga passive income mo ay inaayos mo na o naayos mo na, no, ayan. So, kaya strives for security of finances, no. Okay, yung transfer of wealth, yan. Karamihan sa mga yumaman na nakilala ko ay bigla rin naghirap, no, yung second generation niya o yung anak niya o kaya yung apo niya, nawala din yung yaman kasi hindi nila naalagaan, no? Hindi marunong sa finances yung mga anak o yung mga apo. So nawala din sa wala yung pinundar ng mga magulang o yung pinundar niya, no? So ayan. So, dito rin, yan, mas nice natin na, yun nga, nice natin na mag-spend ng mas maraming oras sa ating loved ones. So, ayan po. Ulitin natin. So, tingnan nyo po kung mag-start ka na pag-aralan yung financial industry o nice mong ayusin na yung mga finances mo. Tingnan mo muna to kung nasaan ka na area dito. Ano po? So, ayan, sana may natutunan kayo ngayong gabi. Actually, marami po tayong mapapanood na mga financial planning, no, sa YouTube. Kaya lang ako, nahihirapan akong anuin sila, intindihin sila. So, kaya nag-aaral po ako ng sarili ko, tapos hangga't maaari yung language ng katulad ko ay maipaabot ko. Halimbawa, yung language mo na nanonood sa akin ngayon, language ko rin, magkakaintindihan tayong dalawa. Ayan. So, sana po ay maging makatulong sa iyo to, sa inyo ito, itong diniscuss ko ngayon. So, ayan. So, ito ay financial planning for beginners, part 1. So, may mga susunod pa po akong mga video, no? Siguro, ang susunod kong itatopic, itong halimbawa, nandito ka sa Getting Started. So, ano yung mga products na ino-offer ni Sun Life na pwede mong bilhin o pagsimulan? Ano po? So, yan siguro yung susunod natin na topic. Thank you very much and good evening. And don't forget to click subscribe button dito sa akin YouTube channel. Thank you very much.